Service station for Philippine workers in Taiwan. 开心假日菲律宾。Narito na ang Radyo Pinoy kasama si Kabayanan. Years na sa ipapawid itong
programang Radyo Pinoy at marami ng mga kababayan natin na nakapakinig nito, mga iba ay nasa malalayong lugar din at ayun na patuloy silang sumusubaybay dito sa ating program sa pamamagitan ng internet. Maging ang ating mga kababayan dyan sa Qatar, ayun, kamusta po kayo lahat, kabayan dyan, sana nasa mabuti kayong kalagayan, ano? At siyempre, yung ating mga bossing ng Radyo Pinoy, kamusta po kayo, ano? Kamusta ang mga nakaraan ng maraming bakasyon, ha? Sana nag-enjoy ho kayo. So, ngayon po ay ang first Sunday of the month ng buwan ng Marso, ano ho, napakabilis ng panahon at minsan matatapos na naman ang first quarter ng taon 2016, ano ho, isipin nyo Marso na ngayon, kailan pa lang tayo nag-New Year and Christmas, ano ho, eh ngayon, March na ho, March 6, ha? First Sunday of the month, first quarter, matatapos na po, so, mabilis ang panahon, ano ho, hindi natin namamalayan, ayun, iba pa rin matatapos sa kanilang kontrata. Ay, nako, nalulungkot, nalulumbay ang marami pag ganong kabilis ang panahon kasi nais pa nilang mag-stay sa Taiwan. Anyway, huwag kayong mag-alala. May 14 years naman. Depende ho yan. Ano? Depende sa employer, siyempre. Pero alam nyo ho ba na sa ngayon, napakarami ang mga employer ngayon talagang gustong-gusto nila manatili ang kanilang mga worker at marami na rin ngayon ang talagang sumusuporta sa programa na CLA at ng MECO ang direct hiring. Napakarami na ho ngayon ang mga kababayan natin na sila po ngayon ay beneficiary ng itong programang direct hiring, ano ho. So sana halos sana mga kababayan natin nandyan sa bahay, mga domestic helper, mga caregiver, caretaker, sana lahat naman kayo ay inyo pong matamasa itong programa na ito, yung direct hiring, no, kung saan hindi kayo gugugol na napakalaking halaga para lang po kayo manatili at makapagtrabaho dito sa Taiwan, no? Kaya kailangan kumbisi natin ang ating amo, no? So, ayun naman, para doon sa ating mga kababayan naman, ngayon, ay nag-day off. Uy, kumusta ho kayo? Kumusta ang inyong pamamasyal, ha? Uy, kanina pa kayo namamasyal, ha? Ganyan lumabas sa inyong dormitory, ha? Talagang excited kayo, ano? So, ingatan natin ang ating mga sarili sa ating mga paglalakad, ha? Iwas-iwas tayo rin sa mga gulo, ha? Yung mga ganun na rin. Kailangan maging halimbawa tayo, ehemplo, ha? Sa ating kababayan na maroon tayong sumunod ng mga batas trapiko at siyempre hindi tayo nagkakalat, ano? Ipakita natin sa host country na ang mga Pinoy ay masunurin at disiplinado. Sa susunod at di maglalaw.
ating magandang awitin na aming pong inialay sa ating mga minamahal na tagapakinig. Okay, alam nyo ho ba na itong buwan ng Marso, napakarami ang nagdiwang ng kanilang kaarawan at magdiriwang pa ng kaarawan. Ano ho, ng kanilang mga kaarawan. Kaya binabati ng mula sa Radyo Pinoy Fans Club ang ating mga kababayan na nagdiwang na ng kanilang kaarawan noong pang March 1, March 2, March 3, March 4 at ngayong araw na ito na nagdiriwang ng kaarawan. Noong March 1, ang may kaarawan ay si Vivian Kabautan Bretana. Happy birthday, Vivian! At ganoon na rin sa noong March 2, si Miles Conchada Vargas. Ayun, birthday din niya. Happy birthday. Lisa Melares. Ayun, noong March 3, si Mike De La Cruz. March 4, Rachel Duran. March 4, May Jean Gragasin. Noong March 6, ngayong araw na ito. Okay, Sonia Bulaklak Bendahas. Ngayong araw din na ito, kaya agad na rin si Kenneth K. Uy, si Kenneth, ng, Gold Star ba yung Gold Star? Tama ba yun? Sa Kenneth K. Birthday niya ito, talaga nga itong mga taga-Radyo Pinay, lalo na si Pearlie. Alam niya lahat ang mga may kaarawan. Okay, At isa naman, may birthday bukas, nawala yata sa Taiwan to eh. Alam nyo, kahit wala sa Taiwan, siyempre nakikinig ng programa natin, batiin din natin. Birthday ni Ariel Guevara Batikan. Uy, Ariel, kamusta ka? Birthday mo pala. Si Lorena De Leon, si Kelevian Baguio, nung 8. Si Rodessa Alvay Saluta, nung 9. Si Fe Balatbat, nung 9. Sa 9 pa ito, advance happy birthday. Si Edita Pancho, sa 11 to. Si Princess Lily sa 12. Si Lorna Valenzuela Pael, sa next week, next Sunday, 13, birthday ni Lorna. Pero siyempre, alam ko na, may magdiriwan ng kaarawan. Kaya nung sa March 13, ang mga officers ng Radyo Pinoy Fans Club ay magkakaroon ng meeting at election of officer yata, no? Diyan sa Yangmingsan, kaya nagyayaya sila eh. Para daw, at the same time, makapamasyal ang mga kababayan natin. At siyempre, hindi lang yun. Ang pinakamahalaga, kaya ando sila, dahil isa sa mga founder, at talagang sila ang sumusuporta ng Radyo Pinoy, ay walang iba kundi si Pearlie Baluyot na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Ano ho? Pero ang birthday niya ay sa March 15. Birthday ni Pearlie Palaki Baluyot sa March 15, pero sa March 13 ay kanya nang ipagdiriwang kasama ng mga set of officers ng Radyo Pinoy Fans Club at siyempre pati yung iba nating mga miyembro. Ano ho? Kaya napakalaking andahan niya. Siguro ang daming kalamay at bibingkang iluluto ni Pearlie. Pearlie, biro lang. Ano ko, pero ikaw magaling magluto niyan, di ba? Yung mga kakanin, di ba? Diyan ka magaling eh, ha? At hindi lang, alam ko, marami kang talento. Kaya, happy, happy birthday. At bas, happy, happy birthday, Pearlie. Marami, ano salamat po, kuya. So, sa March 13, magkita kayo. Ha? Kasama ba ako? Para magsalita ako, magkita-kita kayo. Sige, sama tayo. Magkita-kita tayo. Kung sakali si kabayan ay walang mabigat na dahilan yung trabaho o kaya mayroong talagang kompromiso, andyan tayo. Ano ho? Baka kala ni Pearlie, hindi ko namimiss yung kanyang birthday. Kaya pag birthday ni Pearlie, napakaraming handa niyan eh. Maraming handa yan. Kaya ako na ang nagyayaya sa inyo lahat. Pwede, dapat ipasubo ka. Yan. Okay. So, ganun nga, ito ang mga nagdiwan ng kaarawan. Kaya kailangan, huwag natin silang kalilimutan. Dahil ito mga ito, kung wala rin sila, wala ang Radyo Pinoy, bahagi rin sila. Kayo, lahat, tayo lahat, bahagi ng Radyo Pinoy. Possible dream.
I think madaling araw ng February 6. Ano ho, alam nyo ho, ay ako talaga ay nabahala talagang siyempre. Meron tayong mga kaibigan dito, mga kakilala, sa panahon na nandito na tayo sa Taiwan for the past 21 years, eh, siyempre tayo ay umani ng maraming kaibigan. At lahat sila ay naalala ko. At marami akong tinawagan. Ano? At siyempre, ganun, siyempre pag-aalala natin yun. Ano? So, alam nyo ho ba na nung oras na yun, ako'y kararating lang sa amin. Madaling araw yung 3:30 yata nung lumindol ng madaling araw ng February 6. Ako'y kararating lang sa bayan namin. Dahil lumuwi ako noon dahil Chinese New Year At siyempre, sa Chinese New Year, nakabakasyon ako. So, sa mga nagdala mga araw. Yun, nabalitaan ko na nagkaroon nga ng napakalakas na lindol. At pati ang aking mga kapatid sa Canada ay tumawag sa akin. Akala nila dito ako. At sinabi ko, kumusta ka na kuya? At napakalakas na lindol. At ayos ka ba dyan? At sabi ko, luckily, sabi ko, awa ng Diyos. Anong lumindol lang dito ako sa Pilipinas. Pero yung ating mga kaibigan, lalo na yung ating mga kasama sa radyo, ay nandyan sa Taiwan. Ano ho? So, yun. Siyempre, andun yung ating kalungkutan. At ako rin nagpapasalamat dahil nga sa nangyari na wala pala tayong kababayan na nabawian ang buhay o nasawi. Pero nakakalungkot, may mga nasugatan. 13 Pinoy workers ang nasugatan dyan sa Taiwan quake. Kaya mga minor injury lang naman dahil nga sa magnitude 6.4 earthquake na yumanik sa southern Taiwan na city ng Tainan. At lalo na ito, Sabado ng madaling araw, ano, umaga, nakarating sa Meco na 13 ang nag-sustain ng minor injuries. Kaya ang ginawa ng Meco sa pangunguna, sa kautusan ng ating puti ambassador si Antonio Basilio ay nagpadala ng mga tao para tumulong at magamot ang ating mga kababayan at sila ay mahihatid na payapa sa kanilang mga dormitories, sa kanilang mga tinutuluyan. Meron pong abot-abot ng mga 30,000 Pilipinos sa Taiwan at ang iba ay 5,000 ay nakabase sa Tainan City. Ano ho? Sabi ni Ambassador Basilio, karamihan sa mga Filipino workers sa Tainan ay nagtatrabaho sa factories at nakatira sa mga dormitories malayo sa mga affected section ng city. Sinabi niya sa media coverage ng section na yon ay para bang magbibigay ng impression ang mga damage ay widespread. Malawak at ito ay nagbigay ng concern sa mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Kaya sabi ni Ambassador Basilio, gusto niyang i-assure na patuloy ang monitoring ng sitwasyon noong panahon na yon. So far wala mga Pilipino na nangasawi or nag-suffer po ng mga major injuries. Ano ho? At ang Meco ho ay nagpadala po na ng mga tao para po magkaroon ng on-site visit sa mga dormitories at sa mga hospital para matukoy yung kapakanan ng Filipino workers. Ano ba ang dapat? Ano ho? Kaya nung afternoon lindon na yon, sumunod na Sabado yon, Linggo, si Ambassador Basilio, na sila nagsabi na sila ipatuloy na nakipag-coordinate na sa mga brokers, sa mga kumpanya, sa mga authorities kung ma-check nila kung may mga Pilipino ba na affected ng lindol na tumama dyan sa Tainan. Ano? Kaya ito po ang ginawa ng Meco, yan ang aksyon na nangyari na ang Meco ay nakatutok dyan sa sitwasyon sa ganyang mga lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Ano ho? Kaya pasalamatan natin at sila Ambassador Basilio sa kanilang ginawang pagtugon agad
sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Masasabi hanggang kailan. Walang makapagsasabi na yun nga ikaw ay gusto mo ganito kaabot ng iyong edad, gusto mo ganito ang mangyayari sa iyo. Hindi mo alam eh. Ha? Sabi nga sa kapampangan eh, may kasabihan eh, kalakbangan kamatayan. Bawat hakbang ang
buhay mo, hindi mo alam kung mamamatay ka o mabubuhay ka. Kaya sabi nga ang buhay natin dapat lubusin na natin na ibigay natin, pasayahin natin ang ating sarili. No? Huwag natin pagkaitan ng ligaya ang ating sarili. Ano ho? At maganda yung tayo'y nabubuhay na maligaya, masaya. Yung bang gusto mo ay nagagawa mo. Pero siyempre, yun kung kaya, sabi nga. Kaya hindi ka nasasabi ko ito, kaya lang ako ang pinupuntos ko dito. Yung iba nga may mga kaya namang bumili ng gamit nila, pinagkakaitan nila na sarili nila na meron silang gustong bilhin, ayaw nilang bilhin, may pera naman pambili. Yun nga, sumagay, hindi mo sila masisisi na may pinaglalaanan ng iba. Pero sa akin, bakit natin pagkakaitan ng isang bagay? Ako, pag nakita ko isang bagay at gusto ko siya, paglalaanan ko yun. Talagang gusto ko na makuha ko siya. At siyempre, gusto mo mag-iipon ka para makuha mo diho pa, para maging masaya ka. Ganun, hindi tayo pare-pareho ng presyo. Basta ako, ang alam ko, gusto ko maging maligaya, buhay ko maging maligaya. Kaya kung ano yung gusto ko, mahal ko, lahat, everything, andyan. So, wag natin pagkaitan ng ating sarili. Yun nga sa akin, ewan ko lang sa inyo. No? Kumbaga, sa programa na ito, kung bisa, meron tayong mga opinion, mga talakayan, pinag-uusapan, kaya, sabi ko naman, pwede naman kayong magbigay sa akin ng suggestion, pwede kayong mag-email sa akin, o pwede kayong mag-message sa akin, i-PM ninyo ako, kanong gusto nyo mga issue o topic na pwede natin pag-usapan sa radyo. Para at least bawat isa sa inyo ay bahagi nitong programa. Ang programa ito ay talagang nilaan naman para sa inyo. Kaya dito tayo mag-usap-usap. Dito ay tayo magkwento-kwentuhan, di ho ba? Para sa ganon, bawat isa ay nagkakaroon ng bahagi na ibabahagi nila yung kanilang saloobin. Ano ba? Ano ba yun? Ang gusto nila sa... Kaya ako dito sa programa na ito, wala tayong tinatawag nating na parang script. Hindi tayo nag-script dito. Walang, hindi po scripted to. Ito po ay kung ano ang issue, kung ano ang dapat pag-usapan, ano ang dapat ibahagi sa ating mga kababayan. At pwede tayo magpayo, nasa inyo po. Kung ito ay maging iba ang inyong kumbaga iba ang dating sa inyo o kaya iba yung interpretasyon nyo sa akin sinabi, ginagalak ko po yun. Pero yung sa atin dito, ang pinakalayunin natin sa programang ito ay makapagbigay tayo ng magandang payo, suggestion, magbigay tayo ng mga counseling sa ating mga kababayan. Yan po ang ating Radyo Pinoy. Kaya sa nakaraan na 21 years, ito po ay napakinggan na ng marami. Kasama po ang inyong lingkod si Kabayan Dan, na siya ang laging kapiling ninyo. At syempre, namimiss nyo si Atty. Aquino at iba mga ating mga kasama. Pero salamat ako yung pinag-checkan for the past 21 years. So, ganun po ang Radyo Pinoy. Wala tayong, pag nagsalita tayo kuminsan, wala tayong pinatatamaan. Wala naman tayong kalaaway, di ba? Lahat naman dito, sama-sama tayo dito sa ating programa na alam namin sa matagal na panahon ay minahal ninyo. I tell them I don't know.
napakagandang awitin. Ano ho, yan ay napakasarap na awitin yan. Ano ho, and I love you so. Okay. At kanina nga nasabi ko na yung tungkol dito sa ating programa. Dito po ay open lahat kayo. Pwede kayo mag-suggest kung ano ang dapat ating pag-usapan. So, ang ating po ito ay pre-recorded po ito. So, Thursday ang recording namin. Sinasabi ko na sa inyo. So, pwede po kayong magpadala sa akin before Thursday ng mga topic o issue na gusto nyong i-share. Ano ho? Yung mga gusto nyong ipapasa sa akin na mga sulat. Pwede na po kayong mag-send kahit sa email ko na sinabi ko naman dito sa programa ay chinopino_dan@yahoo.com. Ano ho? Chino, C-H-I-N-O P-I-N-O underscore D-A-N at yahoo.com. Ano ho? Pwede ko kayo mag-email doon or pwede nyo akong i-message sa aking phone ang 09307 93819. Ano ho? At pwede nyo i-share sa akin yung inyong mga concern, kung meron kayong gustong i-share na karanasan, lahat, pwede nyo ho dito. Kasi sabi ko nga, pwede kayong makisali, makilahok dito sa programa na ito ay para sa inyo. Pero syempre, huwag naman yung mga sensor. Ano? At hindi tayo pwede yung mga salita na maninira ka ng kapwa. Hindi pwede yung chismis dito. No? Okay? Nakakaintindihan ko tayo. No? Hindi pwede yung chismis. Hindi pwede yung magsalita ka ng masasama sa iyong kapwa. O ano yung mga naninira ka o anuman. Basta ang padala nyo sa akin, wholesome, sabihin magandang topic, magandang pag-usapan, at yun ay magiging bahagi ng ating programa. Ano ho? So inuulit ko, pwede kayong mag-message sa akin sa 09307 93819, or pwede kayong mag-email sa akin. Ano ho? Pwede ho kayong mag-email sa chinopino_dan@yahoo.com. O kaya ito, Pearly, kawang gawa ka na. Pwede nyong ibigay kay Pearly. Si Pearly na mag-forward sa akin. Pwede ba yung Pearly? Pwede ba? Pwede po. Para sa ganun, itong programa natin ay kasama lahat kayo, di ho ba? Share-share tayo dito. Ano? Doon sa unang bahagi ng programa natin. At syempre, pero sa pangalawang bahagi, hindi natin pwedeng iwanan yung ating FYI for your information. At yan ay maya-maya lang. At tayo pupunta na ho. Pero muli, sa magandang awitin. Alright.
isang magandang awitin na ho. At ngayon pumunta tayo rito sa ating FYI. Ang isang FYI natin ngayon ay tungkol dito sa pagpapakasal dito sa Taiwan. Alam nyo kasi mayroong mga nagtatanong, kabayan, pwede ba kami magpakasal dito ng aking boyfriend o ng aking girlfriend dito sa Taiwan? Eh, tanong ko, ano bang status niya rito? OFW po kami, sabi nila. Ano ho? Ngayon, ang aking pagkakaalam, ito po ah, hindi ako nagmamagali, sinasa ko lang aking pagkakaalam, ay yung mga worker, OFW, ay hindi ho sila pinapahintulutan na magpakasal dito sa Taiwan. Ano ho? At ang MECO ay hindi rin nagkakasal kasi hindi tayo talagang embassy, kumbaga tayo sa de facto embassy, ano ho? So hindi nagkakasal. Pero ganun pa ba, gusto namin i-share sa inyo itong mga ano ang mga kailangan in case na kayo po ay magpapakasal dito sa Taiwan. Pero nakakapagpakasal dito eh, alam ko eh, mga Pilipino married to Taiwanese. Pero yun nga, alam ko karabi ang mga status nila eh, sila ay mga professional, o kaya sila ay kumbaga eh pumunta rito galing sa Pilipinas, ang pakakasalan niya Taiwanese dito, ganoon ha, kumbaga hindi sila nagtatrabaho dito, hindi sila worker. Okay, pero anyway, gusto kong i-share sa inyo ito. Pag kayo ay mapupunta rito, magpapanotarize ng inyong kasal sa Taiwan, una, pumunta ko kayo sa receiving unit. Ito yung district court notary offices, or pwede kayo pumunta sa private notary offices. Kumbaga sa atin, notary public ko yan. O kaya mga abogado yan. Hindi po kasama yung private notaries providing only notarization of document. Hindi kasama. Ayun. Dapat po ito kung pupuntahan ninyo. Pangalawa ay meron pong mga qualifications sa pag-apply ninyo. Yung male partner, yung lalaki, dapat at least 18 years old. At yung babae naman, dapat at least 16 years old. Ayun. 16. Pero sa atin, di ba, kailangan ng consent yan. Dito sa Taiwan, at least 16 years old. Kung ikaw ay isang foreigner, ano, dapat kayo mag-fulfill ng isang age requirement para sa inyong kasal indicated by his or her country. Ito sinasabi natin. Foreigner ka from the Philippines. Kakasal ka rito, ikaw ay 16, minor. Ay kailangan mo ng isang pagpapaproof. Isang prueba na yung ikaw ay pinapayagan magpakasal ng iyong bansa at inaalaw ka. Yung tinatawag natin usually ay may consent ang parents. Di ho ba sa atin? Yung mga under the legal age dapat mag-acquire ng consent. Ito sinasabi natin from the legal guardian, which is usually ang magulang. No ho? Sa kanila dito, ang kanilang underage o under legal age ay yung below 16. Pero sa atin ay below 18, I think. Uh-huh. Okay. Ano yung mga required na document kung sakasakali? Identification certificate. Ano? ROC identification card para sa mga ROC citizens. Isang valid passport para sa mga foreigners. Pangalawa, na dokumentong kailangan, valid proof of non-marriage status issued within 3 months. Kung sa Pilipinas, ang tinatawag dito sinomar. Yung bang walang nagpapagaling sa NSO na sinasabi, ikaw ay single pa, hindi pa nagpakasal. Ano ho? So, kailangan ho yun. Meron din ito sa registration. Pumunta kayo sa court notary o public notary offices na 3 to 5 days bago po ang wedding date for registration. Alam nyo itong sinasabi ko na ito, itong minabasa ko, ito ay yung regulasyon sa Taiwan. Ano ho? Huwag niyong pagkakamali na bakit ganun, iba sa atin. Taiwan ho ito, ano, Taiwan. Ano ho, kung dito kayo kakasal. May bayad po yung notaryo sa karaniwan na araw,
ay $1,000 po. Pag weekend at holiday, mas mahal, $1,500. At may additional $400 kung ito'y patatranslate nyo sa English. English notarization to. Okay? So, ito. Sa mga, yan ang mga ilan sa mga kailangan dyan sa kung ikaw'y magpapakasal sa Taiwan. Ano pa? Paalala. Ang mga witnesses, dapat po at least 20 years old na may abilidad na mag-witness ng isang kasal. Hindi pwede mag-testigo sa kasal ang below 20 years old. Yung approval ng marriage initiated ng military must be provided. Pag ito po ang kasal, ang mga intended marriage party ay kasalukuyan military personnel. At ang date ng kasal nila, ang decision ng kasal nila, dapat po hindi mauna do sa kung ano yung nakalagay do sa inaproban na pecha ng kasal. Ayun. Sa panahon ng registration, isang party lang pwedeng pumunta sa registration ng both parties. Pwede ng isa, hindi na kailangan ng dalawa. Pagpo-provide kayo ng identification certificate, kayo ng ROC citizens, ROC identification card, foreigners, a valid passport, and valid proof of non-marriage status, seal, and identification certificate ng dalawang witnesses, sila ay ROC citizen, ROC identification card, sa mga foreigners, a valid passport. Pwede rin kayong bumili ng notary written request sa halagang 2 pesos bawat kopya at isabit ito for registration after completing na-complete po yung form. Ganito pala dito sa Taiwan. Ang proof ng non-marriage status ng foreigner dapat po authenticated ng TECO kung Pilipino or yung kinatawan opisina dito sa Taiwan, ang MECO. At ito ay dadaan uli sa MOFA para i-authenticate uli. At i-authenticate uli, nire-require ng MOFA ang i-authenticate uli ito pag ang proof ay initiated ng Foreign Nation Embassy, Consulate Authorized Agency sa Taiwan. Ang Bureau of Consular Affairs ay responsable sa pag-authenticate nitong mga document na ito. Sa araw ng kasal, ang mag-asawa, ang ikakasal, ang kanilang legal guardian ng pagkabila, below legal age at saka yung mga testigo, dapat po meron kayong identification certificate at dalhin nyo inyong seal, yung inchang, yung pagtatak at the ceremony at ang dapat 30 minutes before ng schedule ng oras ng kasal, ayun doon na. Notary public po ay magpo-provide ng 3 notarized marriage certificates sa Chinese, ang nakasulat sa Chinese pagkatapos ng ceremony. Kung kinakailangan, 2 kopya sa English notarized marriage certificate pwede rin i-request. Kung isa lang partido ang Chinese citizen ang siyang andun sa household registration office para magpa-register, pwede siya mag-provide ng identification certificate ng mag-asawa, kasama na po yung proof of non-marriage status and Chinese name noong foreigner, yung seal at identification certificate ng dalawang witnesses. Yan po. kung gusto nyo magpakasal dito, pero hindi po pwede sa ating mga OFW. Ang sinasabi ko po dito ay yung mga like yung mga Wakyao, yung mga Filipino-Chinese, yung mga Filipino from the Philippines na nagkaroon ng kasintahan dito sa Taiwan at magpapakasal sila rito. At ang pakakasalan nila, take note, ay ROC citizen. Yung po. Kaya minsan nasasabi natin, ay nako, ganun ba kasimple ang kasal dito? Sa atin, di ho ba? Mas maraming mga seremonya, hindi lang ganito dito, basta notaryado, pwede na. Alam nyo ho ba na nakakatuwa kanila sistema rito? Napakasimple.
Di ba, alam nyo, may divorce dito. So, meron akong nalaman, pumunta sa opisina, Taiwanese. Ilang beses sila nag-divorce ng asawa niya. After divorce, away sila, divorce. Di pumunta nang sa Notary Public, Notary. Eh di, wala na. Nagkaroon ng divorce. After 2-3 days, namiss ang isa. Niligawan uli niya. Ayun. Sandali lang. Kasal sila uli. Nagpakasal. Ay, di ba, 3-5 days lang naman, di ba? Pwede na. After 3-5 days, nagpakasal sila uli. Oh. Tapos away na naman. Divorce na naman. Alam nyo ba, ilang beses yata pinakasalan yung babae. Mukhang nga, 4 beses yata eh. Tuwing nag-aaway, nagdi-divorce. Tapos after 3-5 days, magpapakasal sila, ayos na naman. Ganun kabilis dito sa Taiwan. Ano? Ganun kaya, talagang kadali ang magpakasal dito at mag-file ng divorce. Kaya, masasabi natin kayang, may pag-ibig ba yun? Okay, napag-usapan lang. Okay? Ayun, pumunta tayo rito sa ibang FYI natin. Ito naman ay ang tungkol dyan sa employment transfer. Ano? Pag panahon na ang foreign worker nagtatrabaho sa Taiwan, may nangyari na hindi na maiwasan na ang labor contract niya ay terminated. Kaya sabi natin gaya ng namatay ang alaga ng caretakers or nag-migrate na yung mga amo niya kasama yung alinalagaan niya, syempre ang kontrata terminated na yan. O kaya yung worker hindi na pwede magpatuloy na magtrabaho kasi gaya ng kunwari fisherman ka, na lubog ang iyong barko o kaya na-seize ng ibang may nangyari na na-compis ka, ano ho? O kaya under repair. O kaya naman may mga employer na nagsara ng factory. Goes out of business. Hindi na sila nakapagbabayad ng sweldo. Ayon sa sinasaad ng kontrata, ang employer at ang employee po dapat pagparehistro ng pagpapalit ng employer sa CLA. Pwede pong mangyari yun. Ano ho? So magpapachange employer kayo, tutulungan kayo ng inyong employer. Kaya employee and employer would go to CLA to file for a change of employer, okay, but or mag-register. Ang isang foreign workers po hindi pwede magpatuloy na magtrabaho dahil sa hindi maiwasan na pangyayari na hindi naman ito dahilan kasalanan ng worker. Ang foreign worker po pwede mag-apply ng para ma-approve yung permit sa CLA at magparehistro para pagpapalit ng employer or trabaho. Ano ho? Bago po ang transfer ng sa bagong employer ang sa tulong ng Employment Service Center ay hindi pwede magtrabaho ang worker kung saan-saan. Ano ho? Hindi siya pwede na mag-assume ng ibang klaseng trabaho kundi yung nakasaad sa kanyang naunang kontrata. Ano ho? Kung ang isang foreign workers naman, sabi natin, ayaw po or unwilling to replace employers or ang employer po replacement procedure a bit processed through the local service center pero ang foreign worker po still hindi po makakita ng employer. Meron po kanya marami nag-file sa CLA for transfer pero dumaan ang mga panahon hindi makakita ng employer. Ang original employer po sila po ang may responsibilidad para ayusin yung pagpapauwi sa worker. Yun ang sinasabi natin 60 days di ho pa. After 60 days pag hindi kayo makakuha ng employer, di kayo may transfer, uuwi kayo. Ang magso-shoulder po niyan o kaya ang may responsibilidad diyan yung iyong original employer. Kung sakali hindi nila alam naman kung nasaan yung kanyang employer, hindi maliwanag, ang municipal or city government or ang immigration service center, sila ang tulong-tulong na mag-arrange na mapauwi ang worker. Ano ho? Sa sitwasyon na kung saan ang employee po, nagpalit ng employer, sa panahon na nagtatrabaho sa Taiwan, ang bagong employer po dapat mag-apply din ng pagpapatuloy ng hiring permit
sa CLA bago ito mag-expire. Ayun, ano? So, yan po ang tungkol dyan sa transfer. Pumunta naman tayo dito sa isang issue natin, isa nating FYI. Ito tungkol sa pagbubuntis ng isang foreign worker. Ano? Ang medical examination po ng isang foreign worker, ginagawa ito pagdating niya sa after within 3 days. Pagdating niya, may medical na siya, and then after 6 months, 18 months, 30 months na kanyang pagtatrabaho. Ito pong mga 6, 18, 30 months, hindi na po kailangan ng pregnancy test, hindi na kinakailangan. Pero yung unang dating niya na first 3 days kailangan yung once na napatunayan na siya ay buntis, hindi pwede magtrabaho pa uwiin siya. Pero sa 6, 18 at saka 30th month ng trabaho niya rito, hindi po siya pwede pauwiin dahil yan po ang kanyang karapatan bilang manggagawa. No? So, in the event na foreign workers ay becomes pregnant during the time na working in Taiwan, ang employer can not neither terminate the contract for this reason nor force the foreign workers to leave the country. Yan po ang sinasabi ng batas dito sa Taiwan. Ano ho? So, hindi po sila pwede na basta pauwiin dahil lang po sila po ay buntis. Ano ho? Okay, so yan po ang ating mga FYI sa araw na ito. Nawa, ano ho, marami po tayong natandaan. Importante ho yan. So, okay, ang kasusunod ko na lang ha. Dito tayo sa programa, kahit nasabi ko, bahagi kayo ng Radyo Pinoy, pwede kayo mag-share sa akin dito, bilangin ko na sa inyo ang aking email address, bilangin ko na ang aking cell phone number, madara po ninyo sa akin, o kaya ibigay nyo kay Pernie. Okay, Pernie, kunin mo ha, bye-bye, I love you all. Okay po, Kuya Dan. Hello, friend. Thank you very much.